Sheba Jets, malas. Dahil sa pagbubukas pa lang ng playoffs, ay makakatapat na nila si Kai Soto, and I don't think meron silang pangtapat kay Kai Soto in terms of height. While the Sheba Jets is a very strong team dahil sila ang number one team sa buong liga sa pagtatapos ng eliminations, pero hindi din sila makakasiguro dahil hindi pa nila nakatapat ang Hiroshima Dragonflies team na merong Kai Soto in the lineup. Bago pa sumabak si Kai Soto sa Japan B-League, ay walang duda, mas magaling ang Sheba Jets at mas marami silang napanalunang laro versus Hiroshima Dragonflies. Pero iba na kapag merong Kai Soto. Lumalaki kasi ang team ng Hiroshima at dito na nagkaroon ng problema ang Sheba Jets sa mga mismatches na magagawa sa presence ni Kai Soto. Hindi kasi pwedeng local players ang magbabantay kay Kai Soto dahil napakatangkad, napakalaki at napakaskilled ni Kai Soto na ipagkatiwala lang sa isang local defender. Kaya sa elimination round ay palaging world import ang bumabantay kay Kai Soto, and this makes the Hiroshima Dragonflies a very strong team. Para kasing merong tatlong imports ang team pag nasa loob si Kai Soto. Kaya malas ang Sheba Jets dahil hindi madaling pigilin si Kai Soto. At kung mapigilan man si Kai Soto, ay siguradong malilibre naman ang kanyang mga kakampi. Kai Soto is more effective if he plays decoy dahil yan siya makakawala sa depensa dahil akalain ng kalaban na hindi siya pinapasahan, pero bigla na lang mag-beast mode si Kai Soto ng isa o dalawang quarters to dominate the game. At hindi lang naman maasahan si Kai Soto sa depensa. He is a monster in blocking shots at pati na sa rebounding. Kaya malas ang Sheba Jets dahil for the first time ay makaka-experience sila how to be at the receiving end sa isang napakagaling na manlalaro who stands 7'3". Sana nga lang ay maganda ang game plan ni Coach Cal Milling at hindi siya ma-outcoach ng kanyang Sheba Jets counterparts. And for Kai Soto, ay dapat rin siyang mag-focus ng maigi dahil ito na ang mga games na very crucial sa kanyang NBA dream. And for sure, nakaabang na ang mga NBA teams sa Japan B-League Playoff dahil alam nila na maglalaro si Kai Soto na isang young NBA prospect. In fact, merong pang possibility na merong manonood ng mga NBA scouts kung makapasok ang Hiroshima Dragonflies at si Kai Soto sa Japan B-League Finals. Kaya it is imperative for Kai Soto to play at the highest level sa abot ng kanyang makakaya upang maipakita niya sa buong mundo at sa lahat ng NBA teams na nag-aabang sa kanya kung gaano siya kagaling. And there is no better way to do it than in the playoffs when the stakes are higher. Kaya masasabi natin na malas ang Sheba Jets dahil kahit na sa pangwalong pwesto lamang ang Hiroshima Dragonflies, ay hindi ito indication na mahina ang team, primarily because of the presence of Kai Soto na hindi pa nakatapat ng Sheba Jets sa elimination round. Ibang-iba kasi ang team ng Hiroshima Dragonflies kapag nasa loob si Kai Soto, it totally changed the complexion of the game. At ganyan kalaki ang impact ni Kai Soto. Ito na, Hiroshima Dragonflies ang magdadala kay Kai Soto sa NBA. Kaya napaka-crucial ang Game 1 between Hiroshima Dragonflies versus Sheba Jets to set the tone kung ano ang ipapakita ni Kai Soto sa buong playoffs at kung madadala ba niya ang Hiroshima Dragonflies sa championship. At kung matutulungan ni Kai Soto ang Hiroshima Dragonflies na mag-champion, ay ito rin ang isa sa magiging ticket ni Kai Soto patungong NBA. Kaya ikasa na ang labanan ng Hiroshima Dragonflies at Sheba Jets upang magkaalaman na. Kung ang pagbaba ng laro ni Kai Soto sa Japan B-League ay sinasadya to preserve him para sa playoff or talagang ito ang abot ng kanyang makakaya. Meron kasing maraming mga tanong kung ano ang dahilan kung bakit bumaba ang kanyang laro lately. Pati ang kanyang playing time at ang kanyang aggressiveness ay nawala na rin. Kaya sa tingin ng nakararami ay strategy ito ni Coach Cal Milling preserving his players para sa more important games. Beginning sa Game 1 versus Sheba Jets
na isang napakalakas na team led by Vic Law, ang prolific import na nakatapat na ni Kai Soto sa NBL Australia. So masasagot ang lahat ng ating mga katanungan ngayon sa May 13, ang unang game sa series ng Hiroshima Dragonflies versus Chiba Jets. Malaking hamon ni Kai Soto ang Japan B-League Championship Round dahil dito makikita kung meron siyang winning mentality, kung madadala ba niya ang team sa finals, and eventually win the championship. At kung makukuha ni Kai Soto ang kampyonato, ay napakagandang baon niya ito pagdating niya sa NBA. And another important highlight sa kanyang resume na siguradong makakatulong sa kanyang NBA dream. In fact, kung maganda ang kanyang ipapakita sa playoffs, ay merong malaking possibility na ito ang magdadala niya sa NBA. Baka maka-free ride pa si Kai Soto sa NBA at makakuha ng guaranteed contract kahit na hindi pa siya maglalaro sa NBA Summer League. An impressive performance in Japan may convince an NBA team to sign Kai Soto for a roster spot even before the NBA Summer League para makasiguro ang team na sa kanila si Kai Soto maglalaro. Samantala, gilas nilibing ang Malaysia sa unang laro sa Southeast Asian Games na kung saan sa first half pa lang ay tinabunan na ng lupa at tinakain ng alikabok ang mga players ng Malaysia. So in other words, it's a complete mismatch ang laban simula sa unang quarter na kung saan pinaglaruan lamang ng Gilas Pilipinas ang Malaysia. And to think na wala pa ang mga best players ng Pilipinas including Kai Soto. Wala pang Kai Soto yan. I just can't imagine kung ilan ang lamang kung kasama pa si Kai Soto. Without Kai Soto, ay very clear ang height advantage ng Gilas Pilipinas with Christian Stenhardinger, Justin Brownlee, and Brandon Ganuelas-Rosser. Gilas relied on the shoulders of Brandon Ganuelas-Rosser na kung saan siya ang top scorer with 15 points, 5 rebounds, and 1 block. Pero kung mayroon mga revelation sa team na ito, ay ito ang presence ni Michael Phillips na kung saan parang si Rudy Hatfield ang naglalaro. Grabe ang intensity and rebounding at sa depensa. And he is the source of highlights. Nasa dalawang play ay pinakita niya ang kanyang bilis at jumping ability para tapusin ang isang monster dunk sa fast break. Phillips scored 9 points pero nakakuha ng 15 rebounds and 5 steals para sa Gilas Pilipinas para pangunahan ang depensa ng team. Justin Brownlee only scored 11 points, 4 rebounds, 2 steals at 1 block, too low sa kanyang standard, pero it is understandable dahil mahinang team ang Malaysia, kaya there is no need for Justin Brownlee to dominate.